medyo matagal naming nakasama talaga all together ay si Miss Jodie. Si Jodie. Oh, unahin natin si Jodie. Saan kayo nagkasama na kahit alam na lahat, ipaalala natin sa kanila. Yes. Be careful with my heart. Yeah. Kasama namin siya sa mansion. Kay Ate Tart, para sa'yo, paano ka natulungan naman ni Jodie? Wow. Kasi nung time namin talaga, halos araw-araw kami magkakasama. As ay, in, naku. Five. Wala pang lock-in nun. Wala pang lock-in. Wala, pa. Wala pang lock-in, pero parang kaming nakalock-in. Lagi kaming nasa set, ganun. Halos wala na kaming time sa family. Sobra. So, na-realize niya, nung nag-mask kami, umiiyak ako. Because yung si father, ang pinag-uusapan about time. You should make time for your family. Okay. So, napaiyak ako doon. Nakita ka ni Jodie? Nakita ako ni Miss Jodie. Tapos sabi niya, nangyari kay Tart? Bakit ganun? So, pinaliwanag nila, marapit na kami maghiwalay mag-asawa. Jodie gave me 2 tickets to Hong Kong. Just to, you know, restore the pagsasama, the relationship. Ah, kayong dalawang mag-asawa? Kaming mag-asawa. Oh. Tapos sabi lang niya sa akin, anong gagawin mo, ano, te? Anong gagawin mo sa weekend? Sabi ko, wala naman. Eh, ano, binibigyan niya kami ng racket eh. May mga racket. Sabi ko, oh sige, ano, sa'yo na yung dalawang araw kong yan. To sabi ni Jodie, okay. Tapos, nalaman ko lang Thursday na, naalis ka ng Sabado at Linggo at mag-Hong Kong kayo. Maraming trips yan. Nako, kailangan inayos magising ka. Siya lahat. Yung nalaman na lang niya na meron pala siyang gagawin. Meron pala siyang bakasyon. May Hong Kong pala ako. Pagkatapos lahat ng bibisitahin doon, nakaschedule na. Very strict, tapos Jodie. Tapos nalaman ko dun sa ano nila, sa pasya nila, sa itinerario nila, kailangan sa gabi, wala na silang pupuntahan. Wala nang gagawin. Sa kadinalaan ni Miss Jodie? Sa Hong Kong. Kami dalawa lang mag-asawa.